Amen. Salamat po sa Panginoon. Isang magandang umaga po ulit sa bawat isa. Tayo po ay naririto para hingin ang provision ng Panginoon sa isang buong araw. At ang Diyos ang maging patnubay natin. Amen. Kaya sa umagang ito, tayong lahat ay tumayo po at papurihan natin ang Panginoon. At alayan natin ang isang awit. Hallelujah. Tayo umawit na isang awit, a pure heart, that's what I long for. Kailangan maging maayos, malinis ang puso natin sa pagharap natin sa Panginoon hanggang sa maghapong ito at hanggang sa mga susunod na araw. Kaya salamat sa Panginoon. Tingin natin ang isang malinis na buhay na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows. Hallelujah.
Hallelujah. Mapurihan natin ang Panginoon sa umaga nito. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. 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 Mapurihan ang iyong banal na pangalan na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Sa umaga po ito, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Sa aming gagawin, kayo po ang maparangalan at kumilos sa aming kalagitnaan. At ulit ng aming awit, Panginoon, likhan mo kami ng isang pusong nakalulugod sa inyo. Isang buhay na talagang ayon, Panginoon, sa nais niyo. Sa maging ito, nahayaan po namin na ang Banal Espiritu ang patuloy na kumilos, patuloy na magsalita sa amin sa umagang ito. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kayong kumilos sa magitan ng iyong mga salita, maging kalakasan, hamon sa amin sa umagang ito, upang kami, Panginoon, ay lumakas spiritually, Panginoon. Purihin kayo sa iyong katapatan, dalangin po namin, kayo ang patuloy na sumama sa amin. Sa mga manunood, makikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, likhan mo kami, Panginoon, ng puso, sumusunod sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon. Kaya salamat po sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Papuri at ang salamat po ay sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, natin magsabi na, Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos, makakapunan po ang bawat isa. Amen. Purihin ang Panginoon, tagumpay po tayo. Isang gabi. Amen. Salamat. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil ang Diyos natin ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Amen. Ngayon pa lang ay pinakita sa atin ng Panginoon na tagumpay na tayo. Amen. Kaya salamat po. Purihin ang Diyos. Isa pa nga po palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At sa mga nanonood po sa live, nandito po kami sa camp ng Taiwan. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. At minsan pa po ay nilang kayo na tumayon. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng mga Korinto. Unang Korinto 15. 1 Corinthians chapter 15:57. Sabay-sabay po nating basahin ayon sa salin ng ating Biblia. Sabi po sa aklat ng Unang Corinto, kalabing limang kapitulo, talatang 57. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ito. Ngunit, salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng tagumpay sa mga bagay nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kaupo na po ang bawat isa. Amen. Salamat sa Panginoon. Sabi dito na kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Amen. Sa mga bagay na ito. Ano ba yung mga bagay na pinagtatagumpayan natin? Kaya salamat sa umagang ito at pinagtagumpay tayo sa antok. Diba? Nakagising tayo ng maayos. Nakarating tayo dito ng hindi naantok. May naantok pa po ba? Kulang pa ang tulog. Mamaya nyo na po ituloy. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo sa mga bagay-bagay ay binibigyan tayo ng tagumpay. Sino po yung nagpapatagumpay sa atin? Ang Panginoong Jesus. Si Jesus Christ, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nagtatagumpay tayo sa mga bagay-bagay. Kaya, isang malaking pasasalamat sa Panginoon dahil sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos para talagang yung tagumpay ay maranasan natin. Sa lahat ng bagay, walang hindi kasama dito na binabanggit. Kumbaga yung tagumpay ng Panginoon, kahit hindi pa natin na
kapagtan ay naibigay na. Naniniwala po ba kayo doon? Na kahit parang ano, ipapanalangin mo pa lang, hihingin mo pa lang sa Panginoon, tagumpay na. Amen. Ibinigay na ng Panginoon yung katugunan, yung katagumpayan sa bawat isa sa atin. Dahil, kanino? Sa kay Jesus. Si Jesus kasi ay nasa sa atin, kaya sa ating buhay, palaging tagumpay. Amen. Amen. Palaging nagtatagumpay tayo. Kaya dito, binabanggit dito ni Apostol Pablo, unang-una, ay sa sarili. Kailangan nagtatagumpay daw tayo sa sarili natin. Kasi paano tayo makapagtatagumpay sa ibang bagay kung sa sarili natin ay hindi tayo nakakapagtagumpay? Sa mga emosyon, sa mga ugali natin, sa mga bagay-bagay, hindi tayo na kaya... binabanggit dito yung tagumpay, unang-una ay sa sarili talaga natin, yung buhay natin sa Panginoon. Yung sarili nating tagumpay. Bago natin maipahayag yung talagang tagumpay sa lahat ng bagay, ay kailangan sa sarili muna natin. Amen. Amen. Nakikita niyo po ba yon sa sarili natin? Amen. Na palaging nagtatagumpay, para kahit minsan hirap na hirap ka ng gumising sa devotion, kahit antok na antok ka na, nagbabasa ka pa rin ng Biblia, sinisikap na natin na magawa yung nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Kasi sa sarili talaga muna tayo magtatagumpay para masabi natin sa iba na tagumpay ako. Si Kristo ay buhay sa aking buhay. Kaya salamat sa Panginoon, palagi nating na babasa, sabi na, in all these things, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga nanagumpay. Amen. Naniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya pagtagumpayan natin muna yung sarili natin. Para talaga ma-declare natin sa ating sarili na we are more than conquerors. Higit tayo sa mga mananagumpay, mga kapatid. Hindi lang tagumpay yung ibibigay sa atin ng Panginoon, higit pa dun sa nagtatagumpay. Maaring may nakikita tayo sa mundong ito na iba't ibang tagumpay. Pero tayo mga Kristiyano, higit tayo dun sa mga tagumpay na nakakamit ng mundo. Amen? Amen. Kumbaga, hindi pangkaraniwan yung tagumpay na nasa atin. Sa mundo, ang tagumpay ay pang sarili lang, pero sa mga Kristiyano ay higit pa doon. Amen. Amen. Talagang makikita sa atin, kasi we are more than conqueror. Talagang ipinapakita sa atin, ibinigay na sa atin mismo. Matagal na noong ang Panginoong Hesukristo ay tinanggap natin sa ating mga buhay. Ibinigay na yung tagumpay, lahat ng bagay, kasama na nung ang Panginoon Jesus ay tinanggap sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung hindi pa kayo nagtatagumpay, isa lang yun, baka wala pa ang Panginoon sa inyo. Baka talagang kailangan pang hingin. Kailangan mo pang magsakripisyo. Kailangan mo pang talagang dumulog sa Panginoon para masabi mong ika'y tagumpay. Kaya salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi dito sa unang 1 John chapter 5 verse 4 hanggang 5. Sabi po dito, 1 John chapter 5 verse 4. Sabi po dito, unang Juan chapter 5 verse 4 to 5, sabi doon, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Amen. Doon po muna tayo. Sabi doon, ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Amen. Amen. Nagtatagumpay tayo dahil anak tayo ng Diyos. Amen. Liban sa si Kristo ay nasa puso natin, si Kristo ay nananahan sa bawat buhay natin, ang Banal na Espiritu, at dineclare nito na anak tayo ng Diyos.
At nagtatagumpay tayo laban sa mundo. Lahat ng mga gawang hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon ay nakapagtatagumpay tayo dahil anak tayo ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo. Sabi doon, napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, kasama doon sa pagtanggap natin sa Panginoon ay yung pananampalataya. Kaya dito bilang mga anak ng Diyos, sabi dito, napagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay dahil may pananampalataya tayo na makakaahon tayo doon sa ating pinagdadaanan. Na talagang makapagtatagumpay tayo sa laban na nasa ating harapan. Amen. Dahil sa pananampalataya, naniniwala tayo kahit tayo mahina, kahit hindi tayo ganun karunungan, mahina tayo. Dahil may Diyos na nagpapalakas sa atin, amen, na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat ng bagay by faith. Dahil sa pananampalataya, tayo ay nakapagtatagumpay, amen. At sabi pa dito, at sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, amen. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay anak ng Diyos? Amen. Salamat sa Panginoon. Bawat sumasampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya na si Jesus ay anak ng Diyos, sila yung mga nagtatagumpay sa mundo. Amen. Kaya mga kapatid, ano pa yung dahilan para sabihin yung, Pastor, hindi ko talaga kayang mapagtagumpayan yung aking sarili, yung mga bagay-bagay na mahalaga po sa akin. Walang bagay na hindi mo pagtatagumpayan dahil sumasampalataya ka sa Panginoon. Naniniwala ka na itatawid ka ng Panginoon sa buhay na ito. Kaya salamat sa Diyos, may isang Diyos, Jesus Christ, na palaging gumagabay sa atin, ang Banal na Espiritu, para talagang yung tagumpay ay makamit natin sa buhay na ito. Amen. Kaya salamat po, salamat sa Diyos na palaging binibigyan tayo ng tagumpay sa lahat ng bagay. Walang Kristiyano ang hindi nagtatagumpay. Amen. Amen. Dahil siya naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya kapatid, tagumpay ka na. Amen. Amen. Tagumpay ka na. Amen. Amen. Kaya hindi mo na kinakailangan mag-emote pa sa mga bagay-bagay sa mundo. Tagumpay ka na dyan, kapatid. Amen. Nakalaya ka na. Amen. Amen. Naniniwala ka na sa Panginoon. Kaya tagumpay ka na. Hindi mo na kailangan hanapin yung sarili mo kung saan-saan. Sa Panginoon mo siya hanapin dahil doon mo mahahanap yung tagumpay na nagmumula sa Kanya. Amen. Sa panguli po, sabi po dito sa aklat ng Salmo, chapter 1, chapter 3. Sabi dito, basahin po natin. Aklat ng Salmo, mga awit, chapter 1, verse 3. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi po dito, sa salin ko po, basahin ko. Sabi dito, at siya'y magiging parang punong kahoy na itananim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kanyang daon naman ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Yan yung may mga Diyos. Mayroong relasyon sa Panginoon. Sabi dito, magiging isang puno siya na itinanim sa tabi ng sapa, sa tabi ng agos ng tubig. Sabi dito, ano po yung makikita sa mga taong nagtatagumpay? Sabi pa dito ay nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagbubunga po ba tayo? Amen.
O kailangan pandiligan, o kailangan pa talagang ano pang dapat gawin para magbunga tayo sa kapanahunan. Kaya mga kapatid, sabi dito, ang mga taong nagtatagumpay at may pagtitiwala sa Panginoon ay nagbubunga siya, nagiging fruitful siya sa kapanahunan. Sabi dito, ang kaniyang dahon naman ay hindi malalanta, hindi nalalanta yung kaniyang dahon. Kahit na dumating ang lahat ng pagsubok, tagtuyo sa buhay, ay hindi siya malalanta dahil mayroon siyang relasyon sa Panginoon. Dahil siya yung nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa po sa atin. Sabi pa dito, anuman ang kaniyang gawin ay giginhawa. Sa ibang salin, sabi dito, sa lahat ng kaniyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagtatagumpay tayo. Amen. Amen. Nagbubunga tayo. Amen. At magbubunga pa tayo. Amen. Kasusumpungan tayo ng kalakasan. Amen. Magiging tagapagpalakas tayo. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At salamat po sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Siya yung nagbibigay ng tagumpay sa atin. Kaya ngayong maga, tayong lahat ay tumayo at papurihin natin ang Panginoon dahil ang Diyos natin ang nagbibigay ng tagumpay sa ating mga buhay. Amen. Magsambit nga po tayo ng papuri. Pasasalamat sa Panginoon sa umaging ito. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Sige mga kapatid, sa umaging ito, magpasalamat tayo. Ibukas natin ating mga labi. Hallelujah. 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 At i-declare natin yung tagumpay sa ating buhay. Hallelujah. Makita natin yung ibinigay ng Panginoon na tagumpay sa atin sa pamamagitan ni Jesu Kristo na tinanggap natin sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyo dahil kung wala po kayo sa amin, hindi po namin masasabing tagumpay kami sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo dahil pinapaunawa niyo po sa amin na ang tagumpay ay nagmumula lang po sa inyo. Hindi sa aming mga lakas, hindi sa aming mga sarili, kundi dahil po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, yung ibinigay na tagumpay, Panginoon, niyo sa amin ay patuloy po namin idinideklara, Panginoon. So, pagpapasimula ng aming camp meeting, Panginoon, ng Door of Faith Taiwan, hallelujah, mag-expect po kami ng masigit pa doon sa kaya naming isipin, Panginoon, hallelujah, na pagtatagumpay na aming mararanasan sa lugar na ito. Kaya salamat po sa inyo. Makita po namin yung talagang totoong tagumpay na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya salamat po. Palagi naming dalangin, O Diyos. Patuloy po kayong kumilos, gumawa sa amin sa tulong ng banal na Espiritu. Hallelujah. Sa umagang ito, kayo po ang patuloy na inaasahan namin, nakikilos, O Diyos, at gagawa sa mga gagawin po namin sa Sunday service na aming gagawin, Panginoon, ngayon. Hayaan nyo, kayo po yung patuloy na magsalita sa aming mga buhay. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga sarili, O Diyos, sa mga salitang aming mapakinggan ngayong araw ng Linggo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Hinihiling po namin ang iba yung kalakasan na nagmumula po sa inyo sa mga gagawin namin. Ganon din, Panginoon, sa mga nanonood sa live, Lord, patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang papagtagumpayin, Panginoon, sa lahat ng bagay.
natulong niyo, Panginoong Jesus. Kaya ngayon, umaga, inihabilin po namin ang aming buhay, ang aming mga gagawin, ang aming trabaho sa inyo at sa mga kumpanya, Panginoon, na pagtatrabahuhan. Salamat po sa inyo. Kayo po ang patuloy na sumama sa amin. Kaya wala po kaming ibang hiling, Panginoon, kundi yung maranasan po namin kayo sa bawat araw, Panginoon, sa bawat buhay na ibinibigay niyo po sa amin. Kaya salamat po. Ganun din, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga kapatid na magbabiyahe mamaya, Panginoon, napunta dito sa campsite, Panginoon. Ingatan mo po sila. Iba't ibang dako ng Taiwan na nagmula, Panginoon. Hayaan nyo, ang pag-iingat mo na nagmumula po sa inyo ay maranasan ng bawat isa. Siglan mo sila, Panginoon, sa pagitan ng Banal na Espiritu, yung kakaibang kagalakan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Yung hindi lang makarating sila, Panginoon, ang ma-expect nila, kundi talagang maranasan ang iyong kapangyarihan, ang kapuspusan ng iyong Banal na Espiritu, upang kami, Panginoon, ay mapuno sa lugar na ito, Panginoon, sa paglabas namin ay patuloy mag-iiba yung lakas kami, Panginoon, at ipapahayag namin na kayo ay Diyos ng aming buhay. Amen. Purihin kayo, sa inyo ang papuri, at salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon, at kalahin po tayo ng Diyos, at God bless po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Narito po yung mga kapatid po natin sa... Ito po sila. Okay. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos at pagpalain po tayo ng Diyos dito sa campsite. Amen. Purihin ang Panginoon. Tapos na po ang ating devotion. At ilang po si Pastor Joel, baka po may announcement.